kantin. If I'm not wrong. Galing ako ng grocery. Pupunin na ako nito. Ayan. So, service. So, hinintay ko siya maghapon. Till now, binalikan ko. Hindi pala niya alam na pinapapunta ko siya. Kaya hindi siya nakapunta yata kahapon. Ngayon, pupunta daw siya ngayon. Sabi ko, pupunta muna akong palengke din. Pero nandoon naman yung anak ko. Bibili muna ako ng karagdagan sa ulam namin. Dahil nga, parang feeling ko, kulang yung ulam sa bahay. Alam mo na mga anak ko, mga barako. Dito na ako sa palengke. Vitamin ko guys. Kasi nga nung hindi pa ako nain ng vitamin B1, lagi nasakit yung paa ko tsaka yung tuhod ko. So may nakapagsabi nga na vitamin B1 kaya dito lang ako nabing sa sinere para kumita. Pero itong lagi ang pinipinay ko. Minsan pang 1 month ko nang pinipinay. Kahit nun, hindi na siya sumasakit. Masakit pa rin naman minsan yung paa ko. Hindi naman naiwasan. Hindi ko alam. Siguro sa edad na rin kung minsan. Pero tumatanda na tayo eh. Ang ano ko lang, yung tuhod ko talaga. Hindi na siya nananakit. Dati-dati kasi, lalo pag madaling araw. Madalas siya sumakit yung parang feeling na buntis na mga anak na or ano, pinupulikat siya ganun ng style niya. So, hindi talaga ako makalakad. So, hinihintay ko pa guys kasi mayroon pang customer. So guys, wala na raw ng tablet. Kaya hindi na ako nakabili kasi mas mahal ang capsule. So, hindi na lang siguro ako mga ilang araw basta magkaroon kasi mayroon pa naman ako yung inom. Dito dito sa palengke. Uwi na ako guys. Bumili ako ng bigas. Kasi ang pangit na ng bigas na nabibili ko. Nagalap ako, bumalik ako dito sa dati kong supe. So papakuha ko na lang sa anak ko. Sa akin naman ay resibo. Tapos guys, bumili ako dun sa ano, yung sinampalupa. Ay, ano ba yun? Parang santolan na ulam. Nabanggit ko nga ito dun sa tindera, yung mga sugat-sugat ko. So, ayan, sabi nga, mamaso. Ayan. Sabi nila, mamaso. May mga nagsasabi rin sa akin yung mga naunang araw na mamaso nga daw ito. Kasi nag-uumpisa siya sa mga maliliit guys yun, no? Ang pangit guys kasi pag gumagaling siya, syempre magkakapiklat na naman ito. So nag-uwar na naman ako. Ang dami ko ng piklat. Pangit na ng balat ko. Pabalik na naman ako ng palengke guys. Nalimutan ko kung dumaan doon sa pharmacy na nag-chat kasi ako sa kanya kahapon. Vitamin para pampatakaw kasi napansin ko parang ano, nawawalan ako ng ano sa pagkain. Gusto kong tumakaw. Dito yun. Ito lang yung sa malapit ano, sa palengke. Kinita. Ito lang siya. Ayan siya. Ate Mids! Ate Mids! Ayan. Ayan.
yung aso ko, guys, nilagyan ko siya ng harang dyan. Kasi nga kahapon ang lakas ng dugo niya. So pumunta siya doon. Tapos magpapagpag siya. Talsikan yung dugo niya sa mga pader-pader kung saan-saan, pati sa tindahan ko hanggang loob. So kaya nilagyan ko siya ng harang para hindi siya makapunta doon. So start kagabi o kahapon ng hapon, mahina na yung dugo niya. Hindi ko alam. Parang wala na siyang dugo. Ay, pero ngayon meron naman siyang kapatak na dugo. Kaya yan, hindi ko muna siya tatanggalin hanggat ano. Pumayat siya, guys, ayan, kasi hindi siya kumakain. Kahit na konti lang ibigay kong pagkain, hindi niya kinakain. Ah! Mara, good morning ka muna. Hey, good morning muna. Kung sabi mo rin siya ng English-English para matuto rin siya. Ito? Ba't barang iyak ka? Nasikot na siya eh. Tulaw eh. Galaw, paa, kamay, ulo. Hirap ang kabebe. Punta ka doon nilala mo ah. Pagkaroon mo ng halian, di ka? Mata ko, guys. Sa-search ako sa Google. Gagawa ko nung sabi kasi doon sa palengke rin na ako. Nagyan ko nga daw yung mga sugat mo nung guys, pagkapiga ko, sinala ko siya dito, tinintay ko lang siyang kumulo. Tapos, kung saan nakatip siya, yan guys, nalalabas yung langis niya. So, hinaan lang ng konti yung apo niya. Ayan. Tapos, hintayin namin siya na maglalangis-langis. Basta, ulitin ko lang guys. Lagyan mo lang siya ng isa't kalahating basong tubig. Tapos lalamas-lamasan mo lang yan na habang nilalamas mo siya sa kamay mo, pipigain mo siya, pipiga-pigain mo. Ayun, tapos sasalain mo lang. Pagka-piga-piga mo siya ng isang beses lang na piga siya, sasalain mo siya at yun nga ang resulta ng pagkasala niya. Hindi ko na kasi na-videoan guys, gawa nung wala na rin sa isip ko at lobat din kasi yung cellphone ko. So, yan. Ayan na siya guys. One time lang napika. Huwag siyang dadalawang beses kasi mawawalan siya ng lasa at mawawalan siya ng lisa. Yung pagkalangis niya, pangit ang kalabasan. Tintayin lang natin guys yung paglabas ng langis niya. Morning guys! Kape ako kanina. So, tapos ito. Tapos kumain na ako ng kaperasong tinapay. Hindi ko siya naubos. Sabi ko mga kapatan ko muna yung mga gawa ng freezer para kape yung mga gawa ng isahal. At pagbalik ko, wala pa. Pala ko naman pumunta na rito. Kaya sabi ko naman, nandito mo anak ko sa bahay. Yeah.
mag-ano, konsultanton. Yun nga guys, marami nga nagsasabi na mamasok nga sa ito. So, gumawa nga ako yung, yun yung, ano, kasalukoy na kasalan. Nagawa ko nung ganis manyo, bumalik ulit ako ng palengke para sa
gamitin sa buhok ko. Pwede ko pa siyang gamitin sa aking ano ba itong tawag dito sa mga sugat-sugat. Ilalagyan ko lang siya ng luyang dilaw. Ito ilalagay ko, luyang dilaw. Turo sa akin dun sa mga naka ano na mga aso nga daw ito sugat ko. So, titik-tikin ko raw ito. Then, isasalin makurito para yan daw yung lalagay ko sa mga sugat-sugat ko. Maring-ring? 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 Ay? Maring-ring? Ay, 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 ay. Parang ano, humihilipad dyan sa ano, ulap ah. Lakas ng hangin mo ah. Ha? Lakas ng hangin ah. Ha? Maring-ring? Maring-ring, ring, ring? Lambot kasi. Lambot kasi ano? Ha? Bago mong friend yan, di ba? Bago mong friend? Hindi mo laging kasama. Dapat kasama mo lagi. Guys, good afternoon po. Kanina pa ako dito nakahiga ng mga 1:30. So, nakailipid-lip naman ako. So, kahit pa paano na wala akong tukok. Sobrang antok ko. Pagkahiga ako dito sa tindahan, nasa store ako. Ayan siya. Pagkahiga ako dito sa tindahan, tulog agad ako. So, bihira lang naman ang bumili. So, kaya nakatulog ako. So, mamaya-maya, mga siguro 5 minutes tatayo na naman ako rito kasi lalaban ko naman yung mga yung binabad ko mga underwear. Hindi nga kasi ako nag-wash ng mga underwear, kaya kinukusot ko siya or binabrush ko siya kasi nakakasira nga ng mga ng ano yung pag-washing. So, lilinisan naman. Hinihintay ko na naman maghapon yung gagawa ng aking freezer, hindi na naman siya dumating. So, nung pina-follow up ko siya sa anak ng panganay, sabi daw is yung mismong boss ang pupunta para i-check. So guys, yun nga, kakain din muna ako. Tanghalian ko yung kain ko ngayon. So kasi yung kain ko kanina ng breakfast is 11:30 na, kaya ngayon naman ang tanghalian ko is mag 5 p.m. na.